Masayang nagtipon ng mga Adventist ng kabataan sa buong Occidental Mindoro sa idinaos na Area-wide Youth Fellowship sa Sablayan Convention Center noong Sabado, August 27. Layunin nitong magkaroon ng aktibong ugnayan ng mga kabataan para sa magkakasamang paglilingkod sa buong probinsya ng Mindoro. Ganun din ay maitalaga ang mga bagong leader and officer ng kanilang Adventist Youth Federation and Media Ministry Organization. Ang balitang atid ni Dana Hilario. Nagtipon para sa Area-wide Youth Fellowship ang mga kabataan sa mga distrito na sakop ng Occidental Mindoro sa Sablayan Convention Center nitong 27 ng Agosto taong kasalukuyan. Hindi naging hadlang ang distansya ng bawat isa upang makapagpuri sa Panginoon sa araw ng Sabado. Nakarating ng matiwasay sa pagdarausan ang mga kabataang nagmula sa katimugan at hilagang bahagi ng kanlurang Mindoro. Ang layunin nito ay magkaroon ng officers sa panguna ng kanilang youth advisor, si Pastor Ray Rada. At ito'y inihanda namin upang sa buong Occidental Mindoro ay muling mabuksan ang gawain ng mga kabataan upang ating mga kabataan ay magiging disipulo balang araw at sila ang ating maging leader upang magamit sa gawain ng Panginoon. Masiglang dinaluhan ng mga kabataan ang nasabing pagsamba, dama ang biyaya at paggabay ng Panginoon sa sanlinggong nagdaan. Makalangit na mga awitan at karunungan ang siyang pawang maririnig sa maghapong pagdaraos ng pagsamba. Ang nasabing pagtitipon ay naglalayo na magkaroon ng aktibong ugnayan ang mga kabataan para sa paglilingkod sa ating mahal na Diyos sa isla ng Mindoro. Kasabay nito ay nagkaroon din ng eleksyon ang AY Federation at ang Media Ministry Organization ng Occidental Mindoro para sa patuloy na paglilingkod at pag-unlad ng pananampalataya ng mga kabataan. Ngayong nagkaroon ng Area Youth-Wide Fellowship, ito ay isang kagalakan para sa lahat ng mga kabataan na magkita-kita ulit. At ganun din ang pagkakaroon ng meeting ng Youth Federation para sa pagpaplano sa mga maiging activities na makakapagpasigla sa mga kabataan. Ito nawa ang maging gabay ng mga tulad nating kabataan sa paglilingkod habang tayo ay naghihintay sa kaniyang ikalawang pagparito. Isa sa problema kinakaharap ng ating mga kabataan ngayon ay ang tinatawag na love and belongingness. Naganap sila ng mamahal at tatanggap sa nila kung sino sila. Kaya yung iba sumasama sa fraternity, sa mga sorority, kasi brotherhood sila eh. Ngunit, kung maalala lamang natin mga kabataan ngayon, maliwanag ang sinasabi ni Pedro na ikaw ay anak ng Diyos. Ang turing sa ng Panginoon ay bansang banal, bayang sariling pag-ari niya. Ang mga kabataan ay mayroon ding malaking bahagi sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Karapat-dapat na makisangkot ang bawat isa para sa ikalalago ng pananampalataya. Nang sa gayon ay maging kasangkapan na makapag-aakay ng mga bagong miyembro sa ating iglesia. Kaya't lalo pa nawang magtumibay ang bawat isa para maging kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. Mula rito sa Sablayan Convention Center, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Dana Hilario para sa Hope Today and PUC News.